Kili ngayon, magpapa-microbleeding, 6D microbleeding kami ng aking friend. So ayan, tingnan nyo muna yung aking kilay ngayon, yung before, bago ako magpa. Actually guys, maganda naman ang kilay ko magpa, kaso nga lang may mga part ako dito na kalbo. So yun ang gusto kong magpa. So good luck sa akin, kasi sabi nila medyo masakit daw magpa-microbleeding. So update ko kayo mamaya guys, pag nandun na ako. Ilalapit ko mabuti yung aking kilay para makita nyo. Ayan. So, kanina, hindi na ako nakapag-vlog kasi yung kinunan ko na lang ng picture yung before and after, kasi nung tawag dito yung gagawin na siya, hindi pala pwedeng kuhanan ng video. So, nasa protocol kasi nila na bawal kuhanan ng video habang ongoing yung pagma-microbleeding, kasi pupwede daw kasi yung ibang mga customer pag nakita nilang actual na ginagawa yung microbleeding kung paano, so pupwede silang matakot magpagawa. So ayun guys, hindi pa muna ako magbibigay ng rate ngayon, so tatapusin ko muna yung precision and circumcision siguro, saka ako magbibigay ng rate tutulo. So ngayon, wipes muna ang gagamitin ko kasi hindi pwedeng hindi ako mag-wipes dahil doon nakapag-ilamos na ako, kasi magkakatigyawat ako. Katulad kanina, yun o, sa face mask na nga, face mask yan. So, may tumubo na, tsaka dito may tumubo na. So, kailangan ko talagang pangmalakasan na punas. Ayan. So, dito lang natin pupunasan guys para, ayan. So, hindi na muna ako ibigay sa inyo ng rate. Siguro, pag after na lang ng 7 days. And then, pag natapos ko ang circumcision, luha ko ng cotton. Ayan. And then, kuha lang tayo nitong 1x4 na mild lang. Sobrang mild lang ito guys. Kasi pang ano lang talaga siya. Pang mga ali-alikabok lang. Ayan. So, maglalagay muna ako ng konting serum para dito lang sa mukha ko, kasi ayan, natatakot kasi ako na baka mamaya magka-pimple ako ng marami. So hindi ko siya maagapan. So dito lang naman ako madalas magkaroon ng tigyawat, dito sa part na to. Tayo ng cotton pads kasi nga maglalagay na tayo ng cream na binigay sa atin. So ito yung cream niya. Kailangan tipirin natin itong cream na to, kasi pag binili mo daw ito is 500. So tingnan natin ang laman nito. So ganito lang siya karami guys. Ayan, kung makikita nyo. So wala naman siyang amoy, pero medyo konti lang siya.
siguro kailangan tipirin na lang. So, sabi ni Master Adrian, ayan yung nag-microblading sa akin, pag naglagay ka daw ng cream sa gabi, damihan na, and then isang ganun, parang kung pa ganun lang, isang ganun, pa ganun lang siya, wag na pa ganun ganun. So, ngayon, kukuha tayo ng maraming cream. So, ayan. Damihan na natin para for sure naman, aabot naman siguro ito hanggang sa circumcision kasi 7 days mo lang naman ito lalagyan. Ganito para yung pawis nyo hindi agad-agad tutulo dito sa inyong kilay. So, ayan. So, pang dalawang araw ko ngayon, so, as usual, ganun. Dalawang araw, maliban sa medyo makatina yung aking mga dito sa kilay na to, medyo makatina siya, pero kailangan mong tiisin eh, kailangan mong pigilan kasi sayang kung sugat pa kasi yan eh. So, ayan, this ganda lang talaga. Wala naman ako nararamdaman na di o na kahit na ano. Maliban sa medyo makating. Ngayon na ulit ako ng cream. Sabi kasi, damihan ng cream para hindi na daw ako patayo-tayo. Natin ng 7 days kung magaling na ba siya. So, napansin ko lang talaga na sobrang kati. Sobrang kati. Ang sarap niyang kamote. Pero, kailangan mo kasing pigilan kasi baka mamaya magsugat. So, napapansin ko na siyang nababanat. Ayan, pagka inaangat ko itong aking noo kilay, pag nababanat siya, sobrang banat na banat. Tapos, makirot. So, makati na makirot. So, pang 5 days ko na ngayon na maglalagay ako ng cream. Ayan. So, ayan guys, kasi pansin medyo dito nakikita na siya nagla-light. Ayan, kung makikita nyo. Nagla-light na siya. Yung iba nawawala na ng ink. Tapos dito, makapal pa rin. Pero, hindi na siya ganun kasakit. Sobrang kati na lang. Ayan. Pero ito guys, ayan. Parang tinubuhan siya ng pimples. Ayan, dalawa. So, maglalagay ulit tayo ng cream ngayon. So, pang 5 araw ko na ngayon na pang-araw ko ngayon. So, kung makikita nyo, ayan, nililapit ko.
So ay napansin ko lang na ito dito is mukhang kailangan talagang i-retouch kasi dito lighter lang, nagla-light na siya. So ito medyo okay na siya kasi kahit hindi pa siya tawag dito, kahit ito dito sobrang light na, tapos dito medyo dark pa, pero hindi pa naman siya totaling tawag dito, hindi pa siya totaling nag-fill or hindi pa totaling nagbabalat kasi medyo madark pa dito, dito nagla-light na, pero sobrang ito ay 7 days na. So naglagay muna ako ng ayan, ng cream. So nilagyan ko pa din siya ng cream na binigay. So pang 7 days ko ngayon. Ayan, tingnan nyo yung ano. Ito medyo dark. Ayan, kung makikita nyo, medyo dark siya. So 7 days pa lang kasi ngayon. So dito, ito yung nakikita nyo. Ayan. So nakikita nyo na parang hindi siya ganun ka tulad dito na dark. So may mga ayan. So ito ko lang. So may mga part dyan na manipis lang, yung ipaparetouch ko. So gusto ko kasi yung paretouch yan kasi sobrang manipis lang siya, halata pa. Pero pang 7 days pa lang ngayon, ito na yung tsura niya. Ayan. So update ko kayo guys pang ilang araw. So ngayon, ito na yung huli kong paglagay ng cream. Ito na yung huli kong paglagay ng cream kasi 7 days lang na maglalagay, tapos babalik ulit kami ng June 6. I think June 6 kasi 20 days after ng precision. So babalik kami ng after 20 days. So ayan, may cream yan. So hindi na siya masakit, wala na siyang sakit or may... So ayan guys, microbleeding ako. So kung makikita nyo, ito na yung itsura ng aking kilay ngayon. So dito, kailangan ko pang iparetouch kasi nga medyo hindi pa talaga siya totaling tawag ito. Parang feeling ko hindi siya ganun ka dark or hindi siya ganun ka nalagyan. At kung mapansin niyo guys, din naman yung aking kilay. Dito, medyo pantay. Dito, medyo kulang ng konti. So, magaling na siya. 7 araw, magaling na siya. Pero, ayan nga, kailangan ko pang mag-paretouch ulit kasi kailangan dublihan siya ng tawag dito ng ink dahil, ayan, feeling ko pag umabot ng ilang buwan lang, mawawala na siya. So, nag-lighted pa siya. Dito, medyo dark na. Medyo dark siya kung titingnan nyo. Pero sa personal, hindi, parang kulang-kulang pa siya yung dito niya. So, pasensya nyo na yung aking pupo dahil naglaba ako, tanggal na yung mga cutics. Ayan, so, ayan guys, hindi siya sponsor ha. So, ginawa ko lang talaga siya ng review para magkaroon naman kayo ng idea sa mga nagbabalak magpa 6D microblading guys. Ayan, siguro naman kilala nyo na yung Gab Pigmentation. Ayan, so marami silang branches dito sa Valenzuela. Sa baba, meron sila sa Paranaque, Taguig, at marami pa sa Cavite. So, nabasa ko lang yon sa mga, sa page nila. So, ayan. Try nyo guys, maganda naman siya talaga kasi katulad natin na nagmamadali, hindi mo na kailangan pang, ayan, tawag dito. Minsan kasi talaga nakakaubos ng oras yung paglalagay ng eyebrow, aminin natin yan. Pero, okay siya kasi tawag dito, kung ikaw ay, syempre, ako katulad ko na hindi naman ako ganun karunong maglagay ng kilay talaga. Madalas yung kilay ko hindi pantay, madalas naman yung kilay ko naiiba yung shape or yung pagkalagay ng eyebrow. So, kaya makapal naman yung kilay ko. So, ang akin lang, may mga part kasi ng kilay ko na medyo kalbo na
Alam mo, nauso dati yung pagbubunot eh, hindi ahit. Ay, nauso dati yung ang tawag dito, pagbubunot ng kilay. So, ayan. Siguro nasanay na rin yung kilay ko noon sa kabubunot. Hindi na siya natubuan talaga ng buhok pa dito sa part. Ang problema ko kasi guys, yung dito ko, tsaka yung dito. So, yung kilay ko kasi, nung una, nung hindi pa ako nagpapa-microblading, yung kilay ko, parang feeling ko andito siya, mababa. So, nahirapan yung, matagal lang talaga doon sa part na dodrawingan ka kasi gagawan ka ng shape yung kung anong gusto mong kilay. By the way guys, hindi pala ikaw yung magsasabi na kung anong kilay na gusto mo. So, pwede mo naman ipabago, pwede mo siyang i-request, pero sila talaga ang magsusukat ng kilay mo dahil ang sabi nila, binabase nila sa shape ng mukha mo. So, kung pwede naman nilang gawan ng paraan na gagawan ka nila ng parang arc, yung ganyan, so i-request mo sa kanila kasi guys, hindi talaga pantay ang ating mga kilay. Dahil minsan yung isa mataas, yung isa mababa. So minsan din sa shape yung namuka eh. Nalaman ko lang din yon nung tinanong ko kay Master Adrian yung gumawa ng kilay ko. Ayan. So shout out sa iyo, ayan, sa from Gab Pigmentation kay Master Adrian. So ayan. Siya yung gumawa ng mga kilay namin. Apat kaming pumunta doon. So actually guys, marami talagang pumupunta sa Gab. Nung nandun nga kami, sunod-sunod talaga yung pila. Alam mo yung hindi talaga na halos umupo na yung nag-isa lang din kasi siya nung time na yun eh. So basta madaming mga nagpapagawa ng kilay. So ayun nga yung na-experience ko kay Gab, siguro normal lang kasi normal siguro yung sakit na mararamdaman mo dahil bleed naman talaga. Pero ayun nga, kung mababa ang pain tolerance mo, pag-isipan mo ng maraming beses kasi mahirap na pag andun ka na tapos bigla kang umayaw. Kaan mo, tatagal naman daw, naglalast naman ng 2 to 3 years or 1 to 2 years. So, ayan. Pero siguro balak ko kung sakali man mag-lighten na siya nang hindi pa aabot ng 1 year, so magpaparetouch na lang ako para alagaan ko. So, ayun na nga guys. Maraming salamat sa iyong panonood. Ayan, at kung bago pa lang ito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at like at i-share mo na rin para magkaroon ng idea yung iba pang gustong magbalak na magpa 6D microblading. So, ayan guys, huwag niyo muna pangunahan yung takot kasi kahit nga sa mga mamahalin or mga kilala na talaga ng mga tawag dito, paggawaan ng mga katulad ng papapa-tattoo or papapalagay ka ng 6D microbleeding, 3D microbleeding, talagang iisa lang yung sakit nun. Masakit talaga kasi lalo na kung hindi naman talaga kasi ang gagamitin sa inyo yung tawag dito, yung anesthesia na pang-opera. Yung gagamitin sa inyo is parang tropical anesthesia ang gagamitin sa inyo, yung sa ibabaw lang. Pero ramdam mo kasi guys, susugatin talaga nila yan. Talaga yung strand mo, yun ang susundan nila. Kunwari ito yung kilay ko, yung mga hibla ng buhok, yung strands ang tawag doon, strand data. So yun ang susundan nila para magkaroon ka ng kilay. Actually guys, yung mga nakikita nyo dito, kilay talaga yan. So may mga part lang dyan na medyo kalbo na, yun yung pinatungan nila. So ayan guys, thank you so much. Yun lang, mga bye.